Ano nga ba ang pinaka-worst na devil fruit? Bali itong topic nga na to e nagawa na natin ng video 3 years ago. At dahil nga sa ni-remake natin ang pinakamalakas na devil fruit, e naisipan kong ang gawan din ng remake itong pinakapangit na devil fruit. Since maraming devil fruit na nga ang nadagdag simula nung ginawa natin itong video na to. So may hinanda nga akong 8 na devil fruit na ipoprove ko sa inyo na talagang pangit. Kaya naman kung handa na nga kayo, e game, umpisa na natin itong topic natin. Ang ikawalo nga sa listahan natin e itong Sube Sube No Mi, or in English e yung tinatawag na Sleep Sleep Fruit. Sa mga hindi nakakaalam e nakain nga ni Alvida itong devil fruit na to. Yes guys, itong mataba na pinakaunang nakalaban ni Luffy sa paglalakbay niya. Bali nag-debut nga itong devil fruit ni Alvida e during Logtown Arc na, kung saan e nireveal nga na pagtapos palang matalo ni Alvida kay Luffy e umanib siya kay Buggy at kumain ng isang devil fruit. So basically kaya nga pumayat ng ganito si Alvida dahil sa side effect ng sleep sleep fruit. Technically daw na sleep away yung fat sa katawan ni Alvida dahil sa devil fruit na to. At ang naging resulta nga pumayat siya ng sobra. Ang magandang katangian nga ng devil fruit na to syempre hindi tinatablan si Alvida ng kung anumang atake na ibabato sa kanya. Syempre ang rason dito dudulas lang yung mga object na ibabato sa kanya. Ang downside naman ng devil fruit na to yung hindi nga kontrolado ni Alvida yung pagiging madulas niya. Kaya naman hindi nga pwedeng nakapaalang itong si Alvida. Dahil every time nga natatayo siya madudulas na lang siya ng kusa. Nilagay ko nga sa listahan natin itong devil fruit na to dahil yung pagiging madulas nga lang sa user ang kayang maibigay ng devil fruit na to. Pero kung sakali nga at ma-awake ito paniguradong sobrang lakas nito. Dahil imagine kaya mong padulasin yung kapaligiran mo. So para ka lang nagpapalaro ng mga Japanese game shows. Anyway, ang sumunod nga sa listahan natin itong Kami Kami No Mi, or in English yung tinatawag na Turtle Turtle Fruit. Itong devil fruit nga na to nakain ni Pecoms. So itong Kami Kami No Mi nga isang Zoan type na devil fruit kung saan nagagawa nga ng user neto na mag-transform into turtle. Unang ang pinakita sa atin to ni Pecoms during Fishman Island Arc, kung saan nag-transform siya into turtle nung time na inatake siya ni Caribou. At muli nga niya tong pinamalas during Zoo Arc, kung saan inatake naman siya ni Capone Beige. Ang main point nga ng devil fruit na to pang depensa lang. Dahil ito nga rin yung dahilan kung bakit ito ginagamit ni Pecoms. Nagtatransform nga siya into turtle para gamitin yung shell neto pang depensa. At aside nga sa pang depensa wala nang gamit pa itong devil fruit na to. Kaya nga every time na ginagamit to ni Pecoms yung shell lang ang nakikita natin sa kanya. Dahil hindi naman pwedeng mag-transform siya ng matagal into turtle. Dahil babagal panigurado itong kilos niya. Ang sumunod naman sa listahan natin itong Ore Ore No Mi, or in English yung Cage Cage Fruit. Nakain nga ni Hina itong devil fruit na to. Alam naman natin na ang kakayanan ng devil fruit na to nagagawa ng user neto na makapag-create ng isang cage. Pinakita nga sa atin niya ni Hina during Marineford War, kung saan tinry nga niyang kulungin itong si Luffy. Though bagay nga kay Hina itong devil fruit na to since marine siya, I doubt na useful ito during battle. Maliban na lang siguro kung kayang makapag-create ni Hina ng mga matatalim na cage. Dahil kung kaya nga itong gawin ni Hina, siguradong wala siya sa listahan na to. Pero sa ngayon nga ilalagay ko siya sa nagtataglay ng mga worst devil fruit. Ang sumunod nga sa listahan natin itong Fuko Fuko No Mi, or in English yung Garb Garb Fruit. Sa mga hindi nakakaalam ang user nga nito si Kinemon. Bali ano bang kakayanan nitong Garb Garb Fruit? So nagagawa nga ng user nito na makapag-create ng mga damit. At hindi lang basta damit guys ha, kung ano nga ang naisip ni Kinemon yun ang napoproduce niyang mga damit. Technically useful naman itong devil fruit na to. Since pinakita nga ni Kinemon during sa raid sa Onigashima na talagang useful ito as a disguise. Pero aside nga sa pagkikreate ng mga damit wala nang iba pang pakinabang itong devil fruit na to. Which is ito nga yung rason kaya siya nasa listahan natin. Ang sumunod naman sa listahan natin itong Guru Guru No Mi, or in English yung tinatawag na Spin Spin Fruit. So ang kakayanan
kasalanan nga ng devil fruit na to ay nabibigyan nito yung user niya ng mga propellers. At itong mga propellers nga na to ang nakakapagpalipad sa user nito. Kumbaga parang nagiging helicopter yung user nito. Ang nakakain nga sa devil fruit na to ay si Buffalo. Bali nilagay ko nga sa worst devil fruit itong spin fruit dahil bukod nga sa advantage na makalipad, eh wala nang iba pang pakinabang itong devil fruit na to. At speaking of walang pakinabang, eh ang sumunod nga sa listahan natin, eh itong Shari Shari Nomi, or in English, eh yung Will Will Fruit. So basically, eh nagagawa nga ng devil fruit na to na maging human will ang user nito. Pero hindi yung buong katawan, dahil yung mga kamay at paa nga lang ang kayang matransform into will ng Shari Shari Nomi. Sa mga hindi nakakaalam, eh ang user nga nito eh yung captain ng Marines na si Sharing Guru. Una nga natin siyang nakilala during Enies Lobby Arc. Bale aside nga sa pagtatransform ng mga paa at kamay into will, eh wala nang iba pang nagagawa itong devil fruit na to. At ito nga rin yung isa sa rason kung bakit siya nasa listahan natin. Ang sumunod nga sa listahan natin eh itong Berry Berry Nomi, or in English eh yung tinatawag na Berry Berry Fruit. So from the word itself, berry, meaning ay nagagawa ng user nito na maging isang human berry. At gaya sa berry na pwedeng pagparte-partehin ang mga prutas, ay nagagawa nga rin ng user nito na pagparte-partehin ang katawan niya. Bali itong devil fruit nga na to ay nakain ng captain ng Marines na si Very Good. Siya nga yung nakalaban ni Frankie during Enies Lobby Arc. Nilagay ko nga sa listahan natin itong devil fruit na to dahil bukod nga sa nakakayang pagpira-pirasuhin ng user ng Berry Berry Nomi ang katawan niya, eh wala na siyang iba pang pwedeng gawin. Sa madaling salita, eh parang useless nga itong devil fruit na to. Mas okay pa nga kung tutuusin yung devil fruit ni Buggy. Dahil kahit papano, eh nakokontrol ni Buggy yung parte ng katawan na gusto niyang tanggalin. Hindi gaya sa Berry Berry Nomi na literal na bilog lang o yung shape lang ng berries. So ang nanguna nga sa listahan natin eh itong Jackie Jackie Nomi, or in English eh may pangalang Jacket Jacket Fruit. Ang user nga ng devil fruit na to eh si Kelly Funk. Sa mga nakalimutan na eh una nga natin siyang nakita during Dressrosa Arc. Isa nga siya sa mga participants sa Koreda Coliseum. Ang kakayanan nga netong Jackie Jackie Nomi eh nagagawa ng user neto na maging jacket. Yes guys, jacket na pwedeng suotin ng kahit na sino. Ang epekto nga ng susuot sa user neto eh magkakaroon siya ng added strength at iba pang attribute sa user ng devil fruit na to. Kumbaga parang sasanib yung user sa susuot sa kanya. Kaya parang technically eh mag-fusion sila. Nanguna nga sa listahan natin itong devil fruit na to dahil sa rason na kailangan pa ng ibang tao o individual para gumana itong devil fruit na to. Dahil kung wala nga magsusuot ng jacket eh wala na siyang kwenta. Bali ayan na nga yung listahan natin ng mga pinaka-worst na devil fruit sa mundo ng One Piece. Ipapaalala ko lang na subjective nga itong topic na to. At itong mga nasa listahan nga natin eh preference ko lang. Ngayon eh kung may naiisip pa kayo na para sa inyo eh napakawalang kwentang devil fruit, eh comment nyo na yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang, peace!